Hi guys, nais ko lang kwento sa inyo ang buong pangyayari bago ako naka-upload nitong video na to, o bago ako nakapag-decide na i-upload. A night before ng aking working hour o working day, ang sama ng aking panaginip, nanaginip ako tungkol sa kalsada. Tapos, nang nag-walking na ako, tingnan nyo naman yung video ko, napakagandang maganda ang panahon at nag-i-enjoy talaga ako guys, kahit nag-iisa akong nag-walking, nag-iikot at nag-shoot ng mga video sa o mga picture or video sa paligid ng park. Ikot ako ng ikot guys, nakaabot ako ng 1.5 hours sa aking paglalakad hanggang napagod ako. Nakarating ako doon sa may banda sa may pinakadulo nang nakaramdam ako ng parang hindi maganda doon. Nag-decide akong bumalik at umuwi na lang. Pagdating ko doon sa may kalsada, patawid na sana sa may traffic light banda. Dito banda sa left, mayroong kalsada din na naka-light na siya ng green. So supposed to be sila na ang patakbo. Ito namang naka-red light. Kahit naka-red light na, yung dalawang sasakyan nagpo-pumilit na lumusot. So, nakapag-decide akong huwag mo nang tumawid kasi baka mahagip nga ako. Kasi nakita ko lahat yung pangyayari. Nagpupumilit yung dalawang sasakyan, yung unang sasakyan na kalusot, yung sumunod na pula ng kutse, yun ang kamuntik na nabangga talaga doon sa nakaguna na sasakyan. So, ang sigaw ng mga tao kasi kamuntik na silang nagbanggaan. Nang muntik na silang nagkabanggaan, ito namang driver ng nakapulang kotse na nagpupumilit lumusot, na lose control na, siguro nagkaratol na siya. Ang masama pa guys, kasi hindi naman talaga ako tumawid kahit oras na nang tawid. Nag-stay ako sa tabi. Na-lose control siya guys. Ang nakakatakot, yung pag-lose control ng sasakyan, paikis-ikis, papunta na sa akin. Kaya ang mga tao, grabe ang sigaw. Guys, alam mo, hindi pa siguro tamang panahon. Kasi, naka-atras na ako ng one step guys. Sa harap ko na yung sasakyan. Grabe ang palpitit ng aking dibdib talaga sa totoo lang. Kasi sumigaw pa yung mga tao eh, nakikitaan kasi nila. Muntik na ako nabangga, so dumiretso siya doon, kamuntik na siyang mabangga sa poste. Kaya hindi ko na lang, grabe, inhaplos-haplos ko na lang dibdib ko, baka ma-heart attack ako kasi grabing palpitit talaga. Yung driver naman ng pulang kotse, nag-umatras siya kasi muntik siya na bangga sa poste. Umalis na lang din siya. Eh ako, umalis na rin din ako. Pero naisip ko at nagpasalamat ako sa Diyos na walang nangyari sa akin yung araw na yon. Kasi kung nabundol niya ako, guys, ano kayong nangyari sa akin? Grabe, ang lakas kasi ng takbo niya. Ang bilis ng takbo niya. Siguro ang lakas ng impact mo. Tapos hanggang pagdating doon sa bahay, hindi ako makamove on. Talagang grabe ang trauma ko. Tapos pagdating ko, kinento ko nga sa kanila. Ang tao, ang buhay natin guys, kahit saan talaga, kung oras mo na mangyayari talaga. Kailangan natin na maghanda lagi.
laging magpapasalamat. Kaya ang laki na pasalamat sa Diyos at na walang nangyari sa akin. So, yun lang guys, itong video na to never ever kong makakalimutan kasi ito ang araw na kamutik akong madisgrasya. Kasi may experience na kasi akong nadisgrasya noon guys, doon sa Iligan City guys, nag-travel kami noon. Talagang 2 hours akong walang hininga. Dali na sana ako doon sa ano, sa may morgue. Kasi wala nang hininga eh. Ito nga, may ano sa ako, piklat sa ano. Discuss sa din ako. Ewan ko, lapitin ako sa mga ganyang pangyayari. Dasal-dasal na lang tayo. Magdasal lagi. So, yun lang guys. Yun lang yung nice kong ibahagi sa inyo. Mag-ingat na lang tayong lahat. At magdasal kung kahit saan lang tayo pupunta. Thank you.
So, yun. Really, really.